Okay, magandang araw sa inyo mga kabusing. Magandang araw, magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi sa inyong lahat. Saan mang dako kayo ng daigdig naroon, sana sa pag-click nyo ng video kong ito, nasa mabuti kayong kalagayan. Kapligtas sa anumang lahat ng kapahamakan. Ayan. Ang video natin ngayon ay magre-reaction lang ako ngayon mga kabusing. Magre-reaction tayo video sa reaction video sa pahayag ni Rampage tungkol sa kanyang mga kakinakasangkutan ng ano kay Ginoong Bal Santos Matuwang, yung si Kalingap. Yun at marami siyang hinanaing na sinasabi. At pero bago yan mga kabusing, kung pwede paki pindot naman yung subscribe button dyan, at saka yung bell button, pati na rin yung like button dyan mga kabusing. Kaya kung di nyo naman magustuhan, dislike lang at ipindot rin, okay lang sa akin. Okay, at umpisan na po natin. Yan. Hello po, magandang araw sa inyo lahat. Ano? Ayaw ko sanang gawin ito. Dahil ayaw ko na makasakit sana ako o makasira ng kapwa ko vlogger. Ayaw ko na may masabi sa atin. Ano? Kasi ang gusto lang natin talaga po ay pagtulong. Saan nga ba nagsimula yung issue na ito? Ano? Yung issue na ito na ibinabato sa akin ngayon. Kasi may napanood ako kanina na ito, video. Ang tawag dito sa mga ito? Tagapagtanggol niya, ano? Depender. Baka naman depende. Depende sa sisipsipan at depende sa papanigan. Depender. Ano naman tayo? Ano naman ako paglulukuhin? Maniniwala ako sa inyo, kung pinagtatanggol nyo, nagtatanggol din kayo ng small YouTuber, mga small vlogger, yan pwedeng maging depender. Pero kung patanggol nyo lang yung malalaki, ang tawag doon depende. Hindi depender. Ako. Okay, may katuwiran po naman si ano dito, si Rampage, no, mga kabusing. At may malaki talaga ang tampo niya sa mga basher. At yan, panoorin pa natin. Tapos ayun nga, sabi niya, kanino ba niya nagsimula yung issue na yan? Sabi ay, kay Rampage ba? Sa mga sponsor o kay Raymundo? Mali! Wala dun! Nagsimula yung issue na yan, nung nagtatanong niya kung kaninong YouTube channel yun. Kung sino ang nasa likod nun. Kung totoo nga ba na kay Kuya Raymundo yun. Nagtanong yung isa, kasi siyempre madaming nag-isip kung kanino nga ba yun. Madaming nga nagsabi na ako daw ang gumagamit nun. Ito naman si Kuya Raymundo, nag-upload ng video para malaman naman ninyo kung kanino nga ba yun. Nalaman na kay Kuya Raymundo. Ang sabi ni Kuya Bal, wala niya akong kontra mag-vlog si Kuya Raymundo sa nanay niya. Mabuti nga, yun nga sabi niya eh. Hindi, okay na sana kasi, okay naman kay Kuya Bal. Pero bakit lumalaki ng lumalaki yung problema? Kung siyang issue na?
Eh dahil nga dito sa mga depende na ito, ano ba? Depende sa papanigan. Ako, pinapalabas na ako yung naninira. Ano ba naman? Tingnan niyo mga video ko kung sino ang naninira sa atin. Sa mga video ko, may nakita ba kayo na siniraan akong vlogger? Ano ba naman? Tingnan nyo kung sino ang naninira sa atin. Kayo, mga depende, wala kayong maikontent dahil nandiyan kayo, wala kayong magawa. Bidikit kayo, madepende kayo. Oh, depende sa papanigan ninyo, kunwari. Ano ba naman? Kayo nagpapalaki ng issue eh. Tapos ako sasabihin nyo, ako yung naninira. Eh, nagtanong lang yung isa kung kaninong YouTube channel yun. Kung totoo bang kay Kuya Raymond yun. Eh, naalaman naman ng lahat na kay Kuya Raymond yun. Oo, hindi marunong si Kuya Raymond mag-cellphone. Tama si Kuya Bal. Pero ano ba naman kayo? Yung asawa niya, yung anak niya dalagita. Sino ba naman sa panahon ngayon ang hindi marunong mag-cellphone? Oo nga naman. Ang laki na ang tampo niya talaga sa mga defender ni Kuya Bal. Sobra naman kasi ng atake. Grabe. Lalo na si Pulang Nubina. At saka si Lorna TV. Grabe. Kala mo naman mga walang kapintasan. Kawawa naman tong tao. At saka ito, walang-wala rin siya na gusto niyang makatulong din. Ito na malamang na-inspire lang to marahil din kay Kuya Bal. Kaya ito na nakikita ko sa mga mata niya yung sa naradama ko sa ano niya yung ano rin, yung masigasig na pagtulong kahit walang-wala siya. Nagpo-porsige siya. Yan. Na-inspire lang ito malamang ni Kuya Bal kasi ito manang-mana sa kanya. Kaya lang, okay lang naman si Kuya Bal na eh. Kaya lang ito mga defender na. Kawawa naman ito isa, walang taga-depensa. Ako gitna lang ako, wala akong papanigan. Kasi si Kuya Bal eh, napakabuting tao rin. At ito, nakikita ko ang puso nito, mabuting tao rin. Okay, panoorin po natin. Ayun. Isang depende. Sabi ay, barakuhan ang gusto mo. Kung gusto mong barakuhan, sige, barakuhan tayo. Ay naku, sorry po, sorry. Hindi ako napatol sa lalaki. Hindi po ako napatol sa lalaki. Kung babae, pwede patulan kong barakuhan. Pero pag lalaki, naku, sorry, hindi kita papatulan. Ayun. Parang lais tuloy parating nito ni Rampage na pulang pisot yung gustong makipagbarakuan sa kanya si Pulang Nubina nga. Okay, panoorin pa natin. Sasabi niya dito, respeto kay Kuya Bal. Hindi ko alam kung alam niyo yung salitang respeto eh. Ang respeto na sinasabi ninyo, hindi lang yun sa isang tao ipinapakita, hindi lang sa isang malaking tao ginagawa. Kahit kaninong tao, irerespeto ninyo. Correct. Yeah. Napakagaling mag-speech nitong bata. Yeah, panoorin pa natin. Kung talagang gusto niyong magtanggol, mag-depender, ayan, yun yung opinion ko. Kung ano ang nangyayari, kung talagang gusto nyo lang ay makatulong. E kasi ang gusto yata ninyo,
hindi makatulong, makasira lang. Nagre-respeto tayo kay Kuya Bal, grabe. Ano pa bang gusto natin sabihin na respeto? Sige daw po, i-comment nyo kung anong respeto ang gusto nyong gawin ko. Hindi ako nagpaalam kay Kuya Bal na gagawin ko ng YouTube si Kuya Raymond. Dahil hindi ko iniisip na magiging mali yun na mag-vlog si Kuya Raymond. Dahil ang intention lang naman natin, kaya ginawa natin ang YouTube channel si Kuya Raymond, ay ayan, may mga sponsor na nagpatayo ng bahay kay Kuya Raymond. Kaya pinatayuan si Kuya Raymond ng bahay dahil para mabantayan si Lola Damiana. Ayun naman pala mga kabosing. Yan, may katuwiran din ng batang to. Ayan, kapag may katuwiran, ipaglaban mo. Okay, sapa, panurin pa natin. Ngayon, sinabi na din naman to ni Kuya Bal na paano ba yan? Anya, maalis ka, magtatrabaho. Paano pag umalis ka at nagtrabaho, sino may iwan kay Lola Damiana? Mababantayan ba yan ni Elsa? Eh, hindi naman niya tunay ng mga apo yan. Oh, sabi niya. Eh, yun, naisip ko din yun. Sabi ko, paano nga pag umalis si Kuya Bal, nagtrabaho? Dahil wala namang kabuhayan dito. Magtatrabaho talaga siya. Eh, di, may nagsuggest na para mas maganda na makakatiyak din tayo na matutulungan si Lola Damiana, may alagaan ni Kuya Raymond si Lola Damiana. Mas maganda kung siya ng YouTube kasi makikita natin na naalagaan niya talaga yung nanay niya. Kumikita pa siya. Hindi na niya kailangan yung sahod. Hindi na niya kailangan umasa sa iba. Mali po ba yun? Mali ba yun na yun? Tama yun. Tama yung ginawa mo, brad. Tama yun. Ito, hindi ko to kano-ano mga kabusing. May hindi ko. Ngayon ko lang na ano tong ano nito. Ako, alam nyo. Kami ni Mrs. Subscriber kami ni Kuya Bal kasi tagahanga kami ni Kuya Bal sa mga pagtulong niya sa ating kapwa Pilipinong naghihirap. Kaya lang, ito, may mabuting puso din to. Oh, tingnan nyo. Alos kopyang gustong gayahin yung ginagawa ni Kuya. Pero wala pa nga lang siyang sapat na lakas mga kabusing. Pero pagka ito nagkapirang tao, itong malamang matutularan nito si ano, Kuya Bal. Yan. Kaya huwag natin masyadong dikdikin mga kabusing. Kawawa naman itong tao. May mabuti rin naman puso. Yan. Panorin po natin. Ayun. May nabasa ako. Nakikisaw-saw ka. Hello po. Hindi lang ako yung nakikisaw-saw. Pati yung mga depende na yan. Nakikisaw-saw lang din. Mabuti ako. May nagagawa ako. Yung mga depende na yan, naninira lang, panira lang. Ano ba naman? Oo, nakikisaw-saw ako, sabihin ko sa'yo, nakikisaw-saw ako. Pero hindi lang ako. Sabihin mo yung mga depende na yan, sa mga re-upload din ng video ni Lola Damiana, nakikisaw-saw man lang din sila. Yun. Pati ako, kabusing na rampage. Ganon rin. Inaamin ko rin, nakikisaw-saw na rin. Nakikisaw-saw na rin ako. Sila lang, ayaw umamin. Ayan. At panoorin po natin. Mali. Oh, mali yung ano eh. Oo, sabi natin mali. Na ginawan ko ng YouTube channel si Kuya Raymond. Dahil, mali dahil makakatulong sa kanila. Mali dahil hindi na nila iiwan si Lola Damiana. Mali na nakikita natin araw-araw na talagang inaalagaan ni Kuya Raymond si Lola Damiana.
Ayun, may nagsabi kanina. Sinisiraan daw namin si Kuya Bal. Sa ang video ninyo napanood. Nasiniraan namin si Kuya Bal. Ayun. Sa ang video, alin? Ako po ay ayoko talaga na magsalita kasi ayoko makasakit. Ayoko makasira ng pangalan. Ayun, ulit-ulit na naman. Sawsawero talaga naman. Sawsawero ako. Sawsawero ako kasi nandito ako. Pero mas sawsawero yung mga walang naitutulong, magawa lang ng content. Ang gagawing content, maninira. Yun ang masawsawero. Oh, sige. Aminado naman ako eh. Nasawsawero ako. Ako naman. Aminado naman ako. Sige, sige, yung comment ko kasi ako hirap ako magpaliwanag pagka walang nagtatanong kasi okay, tanong ano, pasok mga suki, resume divisorya lang. Pasok lang mga suki, sige. Galing ng batag ko. Lalong maasar dito si ano, yung mga tinatawag niyang dipindi. Ayan. Okay, panoorin pa natin. Ayan o, ahas daw. Hello, bakit mo nasabing ahas ako? Bakit mo nasabing ahas ako? Eh, ganito po, sabi niya o, mali ang gawa mo, bakit gusto mo tumulong? Kasi po ganito, naging vlogger na tayo eh. Naging, papasalamat tayo kay Kuya Bal, nabigyan tayo ng pagkakataon na maging vlogger, ano? Ngayon, bilang vlogger, ang naging content natin ay pagtulong. Hindi natin content yung depende. Hindi natin naging content yung pagiging depende. Hindi natin naging content yung pagiging depende lang. Siyempre, ayaw natin sabihin na nakikisaw-saw lang. Pero gumagawa din naman tayo ng paraan. Gumagawa din naman tayo ng paraan para kahit paano, kahit nakikisaw-saw lang tayo, may nagagawa naman tayo. Hindi yung nakikisaw-saw lang tayo, nakakasira pa. Yun lang eh. Kaya tayo tumutulong. Yun ang sagot kay, ano, kay Champ Learn. Ayan. Kaya bakit daw ako tumutulong? Eh, andyan na nga si Kuya Bal. Medyo shout-out sa'yo, ano? Kasi ayaw nyo ba na nagkakaroon ng nababawasan yung responsibilidad ni Kuya Bal na tumulong dito kay Lola Damiana? Ayaw nyo ba yun na dahil sa daming ginagawa ni Kuya Bal, ang dami niyang inaasikaso dahil napakabuti niya ni Kuya Bal, ayaw nyo ba na babawasan yung responsibilidad niya? Babawasan yung alalahanin niya. Si Kuya Bal naman, kahit anong gawin po namin pagbablog kay Lola Damiana, hindi po namin yun matutumbasan, yung kakayahan ni Kuya Bal. Totoo na si Kuya Bal ang nakakapagpasaya kay Lola Damiana. Kaya kahit okay, ganun naman pala mga kabosing. Okay naman yun. Kahit kasi sa dami nang naghihirap sa mga kababayan natin, mga kabusin, mas maganda yung mas marami ang nagagawa nung dalawa kaysa nag-iisa lang. Ibig kong sabihin, mas maganda yung maraming nagtutulong-tulong na tutulong sa ating mga kababayan naghihirap. Huwag lang natin iasa kay Kuya Bal. Ito gusto rin makatulong, bakit natin aalimurahin tong batang to na-inspired lang to malamang ni Kuya Bal o iba. Mas maganda yung maganda yung layunin nito, dapat hindi natin binabas ng ano. Kasi malay natin, pinapasikat lang po ni Kuya Bal, tapos kayo naman eh
masyadong yung dinidikdik ko. Paano yan pagka nagkabati itong dalawa, si Kuya Bal at saka si Rampage? Di, paano na kayong mga defender na yung tinatawag niyang dipindi? O, paano nyo, paano kayo hihingi ng tawad dyan? O, eh, huwag natin ano, masyadong dikdikin yung batang ito kasi may pagnanasang makatulong. Kung lahat bang vlogger eh nag-iisip ng ganitong yung mindset nitong taong to, eh siguro kung masusunod lang natin yung pangalawang pinakamahalagang utos ng Diyos, yung ibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili, o hindi mo kayang gawin yan sa kagaya niyan na may mabuting puso at gusto rin makatulong, no. Huwag nating gawin sa kanya yung ayaw nating gawin sa ating sarili. Gawin natin ang gawin natin sa ating kapwa ang nais nilang gawin nila sa atin. Yan. Kaya kahit i-vlog ni Kuya Raymundo si Lola Damiana, iba pa rin yung vlog ni Kuya Bal. Parang ganito lang po yan eh. Sa palengke, pare-parehas kayo natitindan ng gulay. Ngayon, may tindang petsay yung isa. Ikaw may tinda ka din petsay. Nag-aaway-aaway ba sila? Eh, hindi naman, di ba? Kasi, kanya-kanyang suki naman yan eh. Kung sino yung gusto panoodin nyo, panoodin nyo. Kung gusto sinanggawin yung puntahan nyo, manood kayo, ganun. O yun, napakagandang sinabi niya. O diba, sana mabuksan na yung mga mata ninyo, mga basher, yung mga dipindi na tinatawag niya. Pakinggan nyo naman yung tinitibok ng puso nitong bata ito. Yan. Huwag natin kargahan ng... Kaya hindi po namin matutumbasan yung ginagawa ni Kuya Bal na pagbablog kay Lola. Hindi po namin siya inaagawan o sinusulot sabi ng ano iba. Hindi po. Hindi po namin yung matutumbasan. Kaya wag naman po sana ninyong isipin na inaagawan namin si Kuya Bal. Kasi hindi namin kaya talaga natumbasan si Kuya Bal. Oo nga naman, kasi yun lang ang nakakapagpahupa ng galit ni Lola Damiana, si Kuya Bal, hanggang sa mapatawa niya na. Kaya inaamin naman pala nitong batang ko na wala sa talagang binakbat pa kay Kuya Bal sa larangan ng vlogging. Andito na lang din naman ako eh, wala naman akong maibibigay na pangbuwan-buwan kay Kuya Raymundo. Ano ibibigay ko dyan para masuportahan sila pag nakalipat sila dito? Wala naman akong ibibigay. Kaya naman, sabi ko, naisip ko, turuan ko na lang na matiusod. Kasi may kasabihan akong sinusunod. Sabi niya, sabi yung kasabihan na yon, kung meron kang isda, huwag mo pa mahihasain na bibigyan ng isda yung isa, dahil pagkakain niya ng isda, pagkaubos wala na. Turuan mo siyang mangisda. Turuan mo siyang magdilihin siya ng kanya. Kasi pag nagdilihin siya ng kanya, hindi na siya maasa. Tama nga na. Para ano, matuto rin. Ano naman maganda? Ano bang mali talaga ron? Ano bang maling isang ginawa nito? Tama ka. Maraming salamat kay Rosie Marcial. Ayan. Maraming salamat sa iyo. Pinaalala mo sa akin.
Privacy daw ni Lola Damiana ang hinihingi. Ano ba naman tayo? Wala na bang privacy si Lola Damiana? Eh, ilang minuto man lang yung video ni Kuya Raymundo. Tsaka, ano daw to? Ayun, sabi niya, ang pagtitis-nimis ng ibang tao sa pamilya ni Lola, pagrespeto po ba yan sa privacy ng pamilya ni Lola Dami? Ayun, maraming salamat ano. Oo, totoo yun. Alam niyo ba na wala nang mukhang maiharap si na Kuya Raymundo sa mga tao dahil ipinamumukha ninyo na wala silang kwentang anak? Ako, awang-awa na po ako sa mga sa pamilya ni Kuya Raymundo, sa pamilya ni Da Atlanta, dahil dyan sa mga depende na yan, dahil dyan sa mga depende na yan eh, magawa ng content, panira. Oh, kaya nga po ayaw ko mag live kasi ayaw ko, kasi makakasakit talaga ako ng salita. Ulit na naman, wala kang respeto. Yan, respeto na naman po. Gusto ko lang po sabihin ulit sa iyo, ang respeto po ay hindi lang ginagamit sa isang tao. Hindi lang sa isa, sa lahat po yan. Ngayon, inirespeto mo yung isa. Ako hindi. Ngayon, marespeto ka ba? May katwira. Kailangan respeto natin ang bawat isa. Yan. Oh, sige, isipin niyo. Inirespeto mo yung isa. Inapakan mo yung, hindi mo inirespeto yung madami. Yung pamilya nila, hindi nyo inirespeto. Sige, sabihin niyo, may respeto ba kayo? Ito, parang lumalaki kasi ulo mo. Ayan. Feeling mo umangat ka na. Nako. Ito. Parang grabe ulo mo. Ayan. Feeling sino mo umangat ka na. Nako. Na yan? Grabe naman. Kung feeling ko umangat na ako. Ayan oh, Christine. Yung feeling mo umangat na ako. Hindi Christine? Ako magtatrabaho. Bossing ako dito. Magbobossing lang ako dito. Alam mo sabi ni Kuya Bernie? May sponsor naman pala dyan. Bakit ka nagtatrabaho? Bakit ka nagtatrabaho dyan? Kasi yun lang po ang maibibigay ko. Kaya sa, yan, para po sa iyo, Christine. Ayun. O, kita nyo na. O, tayong mga depende, anong naitutulong natin? Kung lumaki yung ulo ko, ayan, hindi ako magpapakapagod. Nandun lang din ako nakaupo-upo, magdedepende din. Maninira na lang din ako ng tao. Sa lahat po ng video ko, tingnan nyo kung ano. Kung may binanggit ba ako dyan na kapwa ko vlogger na siniraan ko. Ayan, ahas ka. Ayan, bakit di ka magsabi? Huwag mo na paliwanag, baloktot ka. Ano ba? Ano po ba yung gusto nyong mangyari? Na kada lahat na lang ng gagawin ni Kuya Raymundo, ipagpapaalam namin? Ha? Yun po ba ang gusto? Na kada kaunting galaw namin dito, ipapaalam namin kay sa kay Kuya Bal? Yung po ba ang gusto ninyo? Na kada lahat na lang ng gagawin ni Kuya Raymundo, ipagpapaalam namin? Yun. Ha? Ayun lang. Yung po ba ang gusto? Kaunting galaw namin dito, ipapaalam namin kay Kuya Bal? Hindi naman kasi yung po ba ang gusto ninyo? Parang Marshall Luna yun. Kung nandito lang po si Kuya Bal araw-araw, at kung lagi lang po namin siya nakakausap, bawat kilos, lagi po kami magpapaalam.
Ayan, yun po. Bawat kibot, lagi kami magpapaalam. Pero hindi naman kami lahat. Ilang beses lang napunta dito si Kuya Van. Magkakausap kami kaunting oras. Grabe naman oh. Yun kung gano'n ang ano. Ay, yun po yung ano eh. Sa pagbablog. Diba? Oh, yan, Christina naman. Hindi na maisip ni Kuya Raymundo na mag-vlog kung hindi sinabihan. Totoo yun. Totoo po. So bakit nga? Bakit hindi natin sasabihin sa kanya? Yun. Totoo naman yun. Marami yan na ano, vlogger talaga kumikita na kay ano, Lola Damiana. At tumataas yung subscriber. Diba? Lalo na yung mga ano, dipindi. Yung ibang vlogger nga, kumikita kay Lola Damiana, nakikisaw-saw lang din. Depende lang. Kumikita sila sa ano ni Lola Damiana. Sa pakikisaw-saw nila kay Lola Damiana. Sa pakikisaw-saw nila kay Kuya Raymundo. Eh bakit si Kuya Raymundo? Oh, hindi natin anak, pwedeng kaya turuan na mag-YouTube para kumita din siya. Eh samantalang yung iba nga kumikita na dito kay Lola Damiana. Hindi lang naman po kayo yung nabamahal kay Lola Damiana. Siyempre, ganito po yan eh. Nag-vlog si Kuya Raymundo kay Lola Damiana. Pag-vlog niya, siyempre, yung mga sumusuporta kay Kuya Raymundo, panoodin siya. Ngayon, kung nag-vlog si Kuya Bal, sige, yung sumusuporta kay Kuya Bal, panoodin siya. Ganun lang po yun eh. Kung ayaw natin makasakit, kung wala tayong masamang intensyon na manira, ganun lang yun. Yung manunood kay Kuya Raymundo, panood kay Kuya Raymundo. Yung manunood kay Kuya Bal, kay Kuya Bal. Wala naman pong problema, di ba? Ano ang problema doon? Sinasabi ko nga po, hindi namin kayang tumbasan ang kakayahan ni Kuya Bal sa pagiging vlogger. Sa pagiging makwela niya kay Lola Damiana. Yan. Kahit anong gawin naming video, hindi namin matutumbasan yun si Kuya Bal. Kaya, kung ayaw niyo panoodin yung kay Kuya Raymundo, kay Kuya Bal kayo. Kung ano gusto niyo panoodin. Problema doon? Sinabi niya na nga kanina na kanya-kanyang suki yan. O, di ba? Kung suki mo talaga yun. O. Yan. Actually, wala naman dapat pinag-aawayan dito sa ano na to. Eh, pinapalala nga lang talaga ng mga pagkakataon. Ano ang problema doon? Sinasabi ko nga po, hindi namin kayang tumbasan ang kakayahan ni Kuya Bal sa pagiging vlogger. Sa pagiging makwela niya kay Lola Damiana. Yan. Kahit anong gawin naming video, hindi namin matutumbasan yung si Kuya Bal. Kaya, kung ayaw niyo panoodin yung kay Kuya Raymundo, kay Kuya Bal kayo. Kung gusto niyo panoodin kay Kuya Raymundo, kay Kuya Raymundo kayo. Yun lang yun eh. Yeah. Okay tong, ano niya, paliwanag. Sana maliwanagan na tayo mga kabose. Ako nung una, nung hindi ko pa napapanood itong sinasabi nito, galit din ako rito eh. Kaya lang, nung mapanood ko na, at saka kahit umulan, nagtatrabaho siya, yun. Kasi naranasan ko magtrabaho sa construction. Umuulan, umiinit, umuulan. O, tibay ng katawan. Kung hindi matibay ang yung katawan, sigurado, trangkaso ang iyong kalalabasan. Ito kay Ma'am Nani Yedra, ano, hindi ni Kuya Bal pagmamayari si Nanay Damiana at hindi din siya Diyos na gusto lagi nalang luluhod sa kanya.
Rampage at ang pamilya ni Nanay Damiana. Yun. Hindi naman gusto ni Kuya Bal na lumuhod sa kanya yung lahat ng pamilya ni Lola Damiana at saka si Rampage. Wala naman siyang sinasabing gano'n. Yun lang yung nag-commit lang niya na yun. Natural lang yun na may tampuhan. Pero dahil nga po sa respeto natin kay Kuya Bal, lahat ng ginagawa natin, inaano po natin kay Kuya Bal. Pinagpapasalamat natin yan. Ayan. Wala po tayong sinira kay Kuya Bal. Kung kay Kuya Bal po ay naging kabastusan yung paggawa ko ng YouTube kay Kuya Rindo, patawarin mo po ako, Kuya Bal. Ayan, muli, humihingi ako ng pasensya. Hindi ko po intensyon na masaktan kita, masaktan ka ng viewer, ang damdamin. Hindi ko po intensyon. Ang inisip ko lang po kasi, Kuya Bal, talagang matulungan din sila kasi kahit nga po mo din, kung Kuya Raymond dito pag lumipat sila, marang yun nga, pamanhinan mo lang talaga. Kung hindi ko na ipagpaalam yun, pamanhin ko ulit. Yun. Kita nyo mga kabusing ang kababaang loob nitong taong to. Sana mapanood mo to, Kuya Bal, para pag-isip-isipan mo rin. Patawarin mo lang itong ano na to. Kunti lang yung nagawa sa iyo nito, kamalian. Hindi pa naman mortal sin yung ano, para di mo patawarin, para di mo pagpasinsyan tong batang to. Malit lang yung katiting lang na mahirap talagang mag-ayos ng gusot na sinulid kung ang mga nag-aayos yung mga bugnutin yun, walang mangyayari, lalong habang inaayos lalong nagugusot yun, hanggang sa napuputol na. Pag naputol na yung relasyon, sayang. Puro naman may pagnanasang makatulong sa kapwa. Yan, diba? Pakinggan ba rin natin. Gusto ko lang talaga din, Kuya Bal, katulad mo, na matulungan din sila. Wala naman akong pera, Kuya, na maibibigay kay Kuya Raymondo. Kaya ang nagtutulong ko lang sa kanya, gumawa ng pera. Ayan. Totoo yung mga nagko-comment dyan, pera, para magka-pera. Sino ba naman ang nag-YouTube na para maghirap? Lahat naman ang YouTube dyan. Sige, sinong vlogger dyan magsabi sa akin na nag-YouTube sila para maghirap, para hindi kumita ng pera? Sige, magsabi ko sa akin. At ako. Totoo nga naman. Kahit nga tayong nakikisaw-saw lang, nagnanais ding maka sweldo sa YouTube. Diba? Aminin na natin. Ayan, Korean food. Wala ka naman tinatapakan na tao. Go, go, love. God love you, Kuya. Thank you, Korean food. Thank you. Ayan. Akala ko wala nang nagmamahal sa akin dahil sa mas madami yung bad comments na nababasa ko. Pero, ayan. Dahil din doon sa pangyayari, alam niyo po ba, ayan, nasabihin ko sa inyo. Ang subscriber ko ay 30,700 na. 30,700. Pero dahil po doon sa issue na lumabas, ngayon ay nasa 28,000 na lang. Sabi ko, okay lang kasi nalaman ko kung sino talaga yung sa akin o hindi.
Kaya maraming maraming salamat po doon sa mga hindi bumibitaw sa akin. Ang hirap po magpasimula. Ang hirap po magpasimula sa mundo ng YouTube. Oo nga. Ako nga. Ang channel ko ay magdadalawang taon na. Ang subscriber ko ay 1,200 pa lang. Napakahirap talaga. Kaya ang siswerte nung mga yung mga may kakilalang may nalalapitan na malalaki na yung channel, talagang pag nai-promote sila, biglang angat kaagad yung channel. Yun ang napakasiswerteng mga tao, yung makadikit sa malalaking channel. Kami, pinagpapawisan na yung pati singit sa sobrang init. Di pa rin namang monetize. Gagalawang taon na. Kasi alam niyo po, yung mga sa mga bashers, ano, natutuwa din ako sa inyo kasi doon ako nagkakaroon ng idea sa inyo. Kaso minsan lang, ito dahil sa mga pangyayaring ito, tad-tad, na-stress ako masyado. Pero kung hindi naman tad-tad masyado, mahal na mahal ko din kayo. Mahal na mahal ko din. Oh, kita nyo na mga basher. Oh, kahit ginaganyan nyo ang tao, mahal pa rin kayo. Pang-babash, kung ano-ano, sinasabi. Tinatawagan ko yung mga yan. Gusto ko silang makausap. Nare-replyan ko yan. Talagang nare-replyan ko yan. Gusto ko makausap sila kasi alam ko naman na yun yung ano eh, yun yung nakita niyo sa akin eh. Yung pagkakamali ko na yun, nakita niyo sa akin. Hindi ko alam yung pagkakamali ko na yun. Ngayon, sinabi niyo, ay di, natuto ako. Kaya yun, mahal na mahal ko kayong mga basher na yan. Ang ayaw ko lang po ay ano, sinumura na ako. Ay sa buong buhay ko, walang nagmura sa akin. Sinumura-mura na. Ayun, minumura niyo ako tapos sasabihin niyo, respeto. Ayan. Respeto ay, sinasabi ko nga po, ang respeto, hindi lang yung sa isang tao, sa lahat yan. Hindi porket na respeto mo yung isa, hindi mo nare-respetohin yung iba. Ayun. Yun naman kasi yung iba na di na nakakapagpigil sa sarili, nakakapagmura na. Yan. Yun ang masakit talaga, yung may kahalo ng mura. Wala po kasi tayong ano, ako po kasi ay, ano, full-hoping vlogger. Nang naninimot lang ng mga subscribers sa pamamagitan ni Lola Damiana. Ayan, nang lilimot lang. Kaya, bilang ganti naman po, dun sa ano, kasi natutulungan tayo dito sa ating YouTube channel ni Lola Damiana at saka ni Kuya Raymundo. Wala naman ako may bibigay sa kanila na pera. So, sabi ko nga, kung may gagawa ko lang sila sa kanila ay turuan sila. Para kahit paano, mawala man po ako sa buhay nila, wala akong alam ko na naging maayos sila. Alam ko na naging maayos sila. Yun. Maganda yung layunin niya, mga kabusing. Ito napakahaba kasi nitong video ng mga kabusing, kaya pakunti-kunti lang yung ano ko sasabihin kasi baka mainip kayo. Yan. Dito naman sa mga depende na ito, pakiusap naman. Pag magawa naman kayo ng content,
ano, yung ano naman, kung hindi naman talagang makakatira ang tao, meron isang depende dyan, ano, hanga ako sa kanya, ayoko lang hindi shout out ng panat kayo, ayoko makasira, ayun, ayan, ay, shout out po kay Ma'am Jane Galapin, ayan, maraming salamat din po, ayan, napakalaking ba, tulong nito, napakalaking tulong, maraming maraming salamat po, ayan. Ano ba yung sinasabi ko kanina? Nasaan na ba ako? Ayan, doon sa isang depende. Ayan. Hanga ako sa kanya. Ito, depende to ha. Pero hanga ako sa kanya kasi professional siya eh. Yung mga banat niya, mga professional. Okay ako dyan sa'yo. Okay sa'yo yung ano. Kasi yung mga banat mo, talagang wala akong masasabi doon. Yung ganun sana mga banat. Ganun sana eh. Sabi niya, yung parang nagpapatanong siya, sabi niya, sino po ba, sabi niya, sino po ba ang punot dulo ng isyong ito? Si Rampage ba? Si Peremundo? O yung mga sponsor? Ayan, yung mga ganun yung banat. Hindi yung garapalan sa sabihin. Ano ba gusto mo niya? Barakuhan? Barakuhan tayo ang gusto mo eh. Yan. Ito naman kasi pulang nobina, ha? Astig ka rin kasi. Kala mo naman eh, wala kang gigilitan sa ligi. Yan. Astig kang bumanat. Grabe ka naman. Kayong mag-asawa dyan, ha? Grabe kayong makabanat sa ano. Ito nga hanamunin mo ng barakuan. Grabe ka. Nahirap yun. Eh kung lumaban sa'yo yan, pwede. Imposibleng di man lang magkakurot sa'yo yan. Huwag tayong ganyan, mga kabusing. Pasensya ka, talaga hindi ako nambabara ako ng lalaki. Babae ang binabarakuhan ko. Pasensya ka, hindi kita papatulan. Ako. Sorry ka. Siguro kung babae ka pa. Batangas talaga. Batangas yan sa inyo yan. Sa'yo Batangas. Sorry ka. Ayun, yun na nga, yun. Ayan. Karmincita na tibidad. Nakikita mo kung ano-anong klaseng pagkatao ng isang vlogger sa mga sinasabi nila. Yun, totoo po yun. Totoo po yun. Kasi, pwede naman sigurong ano, magdepensa. Pero ka, sabi ko nga, yung katulad nung isang depende na yun. Ayan. Ayaw ko shoutout siya. Ayaw kong dumanggit kasi hindi ko alam kung ano magiging effect ito. Kung makakasira o makakabuti sa kanila. Ayan. Professional siya. Ganun ang mga gusto kong banat eh. Ganun ang mga gusto kong banat. Yung na-depensa ka, pero inilalayo mo sa panganib yung sarili mo. Ganun yun eh. Hindi yung mga ganitong ano. Pagpanoodin ko nga ito. Tuwantuwa din ako dito eh. Yun, ayan. Chris Estigoy. Ayan. Ang the best nyo na magagawa ay maghanap pa ng tunay na matutulungan. Maging katuwang kayo ni Kuya Bal sa pagtulong sa mahihirap. Budget lang ng mabuti sa pera na binibigay mga sponsor. Ayan, maraming salamat po sa iyo. Ano. Ito pong comment mo, siyang paalala pa sa akin. Totoo po yan. Hindi po ba kayo natutuwa dun sa mga basher na yan? Ano? Hindi po ba kayo natutuwa na sa pagtulong ni Kuya Bal, meron siyang natulungan na siyang katulad ko na ang naging content din ay pagtulong. Hindi po ba kayo natutuwa na dumadami na yung tumutulong? Dumadami na yung nagiging content ng pagtulong. Hindi, yun na lang po sana isipin nyo na pagka nakita nyo na lumalaki na yung channel ko, at wala naman akong ibang tinutulungan kung hindi dito lang, o pagkatapos nitong bahay na ito,
nakita niyo na hindi na ako gumagawa ng parang, hindi na ako tumutulong din sa iba, saka niyo naman ako dalihin. Oo. Paalala niyo sa akin. Saka niyo ako pagsabihan, oo, ayan. Sabi mo, ano, dyan, yan lang ang magiging pasimula mo para makatulong ka din sa iba. O di, yung, saka niyo ako dalihin pagkatapos nito. Pagkatapos nitong bahay na ito, abangan niyo lang po. Hindi yung, sabi nga nila eh, hindi pa nga nangangitlog eh, binibilang na yung manok. Ayun. May katwira ng bata. Ah, ayan oh, may nagagamit ng account ni Kuya Raymundo. Raymundo Dacoba Vlogs. Sinulsulan mo lang ako, ikaw may pakana lahat. Hoy, loko-loko. Na ito yung account ni Kuya Raymundo. Baka gusto mo mag-comment. Sige daw, mag-comment ka lang. Andito yung cellphone. Oh. Sige, mag-comment ka. Gamit itong account ni Kuya Raymundo. Ayan. Shout out sa iyo, Raymundo Dacoba Vlogs. Isa ka pa. Ayan, ginagalit mo ako. Oh, pakokomentin ko yung tunay na Raymundo Dacoba Vlogs. Yan ang yan dapat yung hinahanap na kung sino ang nasa likod niyan. Yan. Sabi ni Kapeso Mix TV, shout out mo Rampage kung sinong defender ang tinutukoy mo. Ayoko na po. Sabi ko nga sa inyo, ang content ko po ay pagtulong. Yan. Isa pa yan si Kapisot. Matindi rin bumanap yan. Kahit sino-sino na lang binabanatan niya. Matindi rin ano yan, umatake. May pagkaliyon. Hindi ko po content yung manira. Ayan. Hindi ko po content yan. Kaya hindi ko siya shout out. Kasi hindi ko alam kung ano magiging epekto sa kanya. Kung masisiraan ba siya o makakatulong sa kanya. Kaya ayaw ko magbanggit ng mga pangalan. Ayan. O ang sipin ni Raymundo, kung siya talaga ang nagamit ng account o po niya, sa bibig na huli ang isda. Hello po, na ito o. Na ito si Ate Elsa. Ayan o, pakita nyo. Asan yung cellphone ni Ate Elsa? Na ito cellphone ni Ate Elsa? O? Nagamit lang. O Raymundo, sa'yo ba ito? O, sa'yo ba ito? Sa'yo ba ito kay Raymundo? O. Ayan. Sabihin mo nga pa, nabihis lang ko si Kuya. Eh, ginagamit po namin kasi nga minomonitor namin yung mga, ano, mga sinasabi ninyo. Ito po, ayan si Kuya Raymundo. Sa'yo ba ito, Kuya Raymundo? Sa akin. Oh, baka naman pinipilit lang kita. Hindi, sa akin niya, sa akin. Oh. Ayan. Ano ba naman po? Naman. Oh. Ito. Cellphone namin dito, ito. Isa, dalawa, ito pa tatlo, ito pa apat. Yun ang ano kasi, isa pa dapat din ang dinan itong dinan mo na kabusing na Rampage, ginagamit yung ano na yan. So itong dapat i-ano mo na yan sa kanila. Huwag mo nang hahawakan dapat yun kasi daming matang naka abang sa'yo. Parang mga leon niya na nag-aabang ng masisilak nila. Yan. Yan ang payo ko sa iyo, kabusing na Rampage. Ha? Bitawan mo na yan eh, pag ano mo na yung cellphone na yan sa mag-asawa. Huwag mo nang hawakan yan kasi daming nag-aabang sa iyo. Tulad ng sabi ko, parang mga leon yan na mga gutom na nag-aabang sa kanilang ng kanilang mabibiktima. Ginagamit namin kasi minomoderator namin kayo. Kasi hindi nga namin alam.
Hindi namin alam kung ano magiging impact nito. Ito po yung kay Raymondo. Ito. Ayan. Ito po malaman yung cellphone kay Raymondo. Hindi ka maalam nito. Hindi ka maalam nito. Hindi ka maalam nito. Oh, yan. Nasalitain mo daw si Kuya. Hindi ako rito marunong, pero ang asawa ko ay maalam. At saka yung lumanak ko maalam na babae. Sila ang pinapag-upload ko. Pero ako nag-video. Yun naman pala mga kabosing. Siya ang nag-video, tapos siguro yung nag-upload yung ano, ang nag-i-edit yung anak ng asawa niya o kaya yung asawa niya. Pero palagay ko tinuturuan na yan ni Kabusing na Rampage na kung paano maggamit ng cellphone. Diba? Unti-unti matututo rin yan pag may magtsatsaga lang na magturo. Pero ako nag-i-video. Okay. Ayan, ganito po, para makasigurado kayo na talagang hindi sa akin yan, at iniisip nga nung iba ginagamit ko, ano ginagamit ko, iniisip kasi nila yung kita niyan, hatian kami o kung ano ang aming kondisyon. Hindi po si Raymondo, pag nanghingi ako ng kahati sa YouTube channel mo, idemanda mo ako. Demandam ako. Hindi ako makikihati dyan kay Raymondo. Bakit ako magagamit ng ibang YouTube account? Sapat na ako kung meron ako. Kung meron. Sapat na ako kung anong napasimulan ko. Pwede akong gumawa. Nandyan yung asawa ko. Pwede siyang magawa din. Pero bakit ayaw namin? Tama na ito sa amin. Sapat na ito sa amin isang ito. Yun naman pala eh. Nasisiyan na sa siya ano, kung anong meron siya. Bakit nga ba naman makikihati pa? Sapat na ito. Ayan sa cellphone. Alin to yung ano? Ayan. Ayan. Sabi nung ano, asan kayo nung wala pa si Kuya Bal kay Lola Damiana? Andun po ako, nagtatanim akong palay. Yan, tiyatanong ni Christina Indaya, asan kayo nung wala po si Kuya Bal kay Lola Damiana? Andun po ako, nagtatanim ako ng palay noong mga panahon na yun. Nagtatanim ako. Oo. Andun po ako noong mga panahon na yun eh. Si Kuya Raymondo, nasan ka nung Kuya Raymondo? Nanood ako sa bundok. Nanood daw si Raymondo sa bundok ng mga panahon na yun. Nung wala pa si Kebal kay Lola Damiana. Ano pong issue doon? Tapos na yun. Nandito na tayo sa ngayon. Huwag na tayo mabuhay doon sa nakaraan. Matuwa tayo na ngayon, nabigyan sila ng pagkakataon na magkalapit kay Lola Damiana. Kahit sabihin na pinabayaan nila noon si Lola Damiana, wala na ba silang pagkakataon na alagaan si Lola Damiana ngayon? Wala na po ba? O sasabihin nyo, kaya lang naman nandyan yan. Dahil may pera na yung matanda, kilala na. Siyempre, kung naghihirap pa ba kayan sila, makakapunta ba kayan sila dito? Nung mga ano nga pagbigas na lang nila, pinamasahe pa nila dito para lang mapuntahan si Lola Damiana. Alam niyo po ba 'yun? Napambili na lang ng bigas nila, ipamamasahe pa ayan, para lang mapuntahan dito si Lola Damiana dahil walang kasama. Dahil makapunta baga sila dito, maaayos ba nila yung buhay nila kung wala silang pera? Wala kayong ginagawang masama, ituloy niyo lang ang pagba-vlog ni Kuya Raymondo. Huwag pa-apekto sa mga bashers, yung mga supporters ni Bal ang makakasira sa kanya, hindi sila nakakatulong sa kanya kasi negative sila lagi. Yun, Kuya Bal, totoo talaga yan.
mag-ingat-ingat po kayo sa mga defender nyo, kasi baka yan ang ikabagsak nyo, Kuya Bal. Sayang naman na nasimulan nyo po, anuhan nyo po, medyo balansin nyo lang po yung ano nila, huwag nyo pong masyadong payabungin ang kanilang mga kayabangan. Ayan, yun po yung sabi ni Ma'am Melissa Anderson. Totoo po yun, si Kuya Bal po napakabuti. Walang ibang hinangad kung hindi makatulong. Pero dahil dito sa mga bashers na ito, ayan, sila yung nakakagawa ng ano, ng hindi maganda. Lagi, oh yun, sabi ni Lola. Bakit kailangan magalit kayo ng husto sa kanya? Tumutulong rin lang naman siya at saka kailangan din niya mag-vlog. May buhay din naman siya na kailangan ipagpatuloy. Ayun. Kay Ma'am Lucita Abelio po, maraming maraming salamat. Ang galing naman, ang ganda naman nung sinabi nung ni Ma'am Lucita, di ba? Salamat. Naintindihan mo po ako. Ang lahat ng vlogger po, ayan, ano man ang content nila, kahit itong pagtulong ang content, hindi na po mawawala yan na ginagawa din namin ito para sa sarili namin. Totoo po yun. Totoo po yun. Wala po akong ano, masasabi dun. Totoo yun. Kahit sino naman pong vlogger, di ba? Kaya naman ginagawa nila yun para din naman, o kahit, sige, sinong humanitarian vlogger dyan ang magsasabi na ginagawa lang nila yun para lang talaga makatulong, hindi din sa pang sarili nila. Sige. Walang para sa sarili nila. Ginagawa nila yun lahat para sa ano, wala para sa sarili nila. Lahat naman po. Wala pa, wala. Totoo naman yun, kapaimbabawan yan pagka hindi nila tatanggapin na ganun yung katotohanan. Ano po, ayan, yung sa akin lang, matatapos lang po itong issue na ito sa akin kung wala nang magko-content na mga depende ng masama, ano. Yun lang naman po yung depende, yan. Pasensya po at ang term ko sa inyo talagang depende. Kasi halatado naman kayo eh. Hindi pa, ano pa rin yan mapipigilan, kabusing na rampage. Talagang yung mga bunga nga yan eh, may mga busal na nabusalan na. Tuloy-tuloy yan, kaya ikaw, kabusing na rampage. Ipagpatuloy mo na lang yung magandang ginagawa mo. Huwag mo nang, kung maaari, huwag mo nang papatulan yan kasi sayang ang oras mo. Na magsasayang ka lang ng, masasayang lang yung mga plano mo, mga nais mong gawin. Yung pabayaan mo na yan sila. At doon talaga sila masaya. Ngayon, kung saan sila masaya, suportan na lang natin sila. Maniniwala ako dyan sa mga depende na yan kung may pranotektahan din sila na vlogger na ang subscriber ay 20,000. Ayan. Sige, 20,000 lang. Suportahan nyo, mapapakaniwala nyo kung depende. Sasabihin nyo nakikisaw-saw. Pare-parehas lang naman tayo dyan. Ayaw nyo lang tanggapin. Nako, malabo yan. Parang mga ano yan, mga linta. Kung saan makakasip-sip yan ng dugo. Doon yan. Kaya huwag ka nang umasang magdidepend pa yan sa mga small YouTuber. Malabo yan. Yun na lang po. Pakiusap ko na lang po sa inyo. Kung magawa po kayo ng content para yung hindi naman po makakalala ng issue saka hindi makakasira ng reputasyon at pangalan ng iba. Kaya medyo
Mas bawasan naman natin yung pagkaano natin, pagka hyper, saka yung kayabangan natin. Kontrol-kontrolin natin mga kabusing. Nakakarapak tayo ng kapwa natin. Ikaw kaya tapakan din kung ano masasabi mo sa tumapak sa iyo. Magawa po kayo ng content para yung hindi naman po makakalala ng issue, tsaka hindi makakasira ng reputasyon at pangalan ng iba, nabanggitin. Yun na lang po ang pakiusap ko. Pag magawa naman ng content yung mga vlogger. Oo nga naman, napakaliit na diferensya. Dapat yung maliit na diferensya, pinagpapasensya na lang yan. Hindi na ginagatungan yan mga kabusing. Kasi tingnan mo, napakaliit na apoy. Ngayon parang lumalagablab na. Grabe kayo mga kabusing. Napakaliit na diferensya na nagawa ng taong to. Kung malait mo eh, parang napakatuwid na ninyo. Parang wala kayong kapintasan man lang. Parang kayo na lang ang karapat dapat sa langit. Ang ano? Yung isang depende na sinasabi ko. Believe ako sa kanya. Against sa akin, pero believe ako sa kanya. Tanga ako sa kanya. Ayan. Meron po kasi ano, mga nagme-message ng masasakit na salita dito ko na kay Raymundo. Kahit sa akin, kahit sa pamilya nila. Meron. Ang kunot dulo po kasi niyan, yung mga depende na nga na yan, na lumalabas na masama yung mga anak. Pinapalabas na masama yung mga anak. Kasi nagpapabayad, kaya hindi yan niya kailangan magpabayad para lang alagaan si Lola Damiana, ganyan, ganyan. Sa akin, okay lang ako. Na ako yung dalihin niya, dalihin eh. Pero, nananahimik ako doon, kasi ayoko makasira. Kita mo kahit pangalan ayaw niyang banggitin mga kabusing yan mga pangalan niya dahil grabe siyang mag-ingat ng reputasyon, para kayong bulang kristal na iniingatan pa rin niya kahit ganyan ang ginagawa niyo sa kanya. Kaya yun lang po ang pakiusap ko para matapos yung issue. Kasi hindi yan matatapos hanggat may dumidepende. Hindi na ka pa dyan. Ay, ay, lola. Ayun o, oh, may nag-comment po dito. Ayan, sabi. Marami yung page ito, nangaharap. Ano? Uy, rampage. Nangaharap. Tutulong ka na, mas mahirap ka pa na kina Raymundo. Yun po ang maganda dun eh. Galit na naman. Totoo, mas mahirap pa ako pa na kayo Raymundo. Pero ang maganda dun, sa tulong po ng mga sponsor, nagpapasalamat po ako dun sa lahat ng sponsor na walang sawawang sumusuporta sa pagpapatay ng bahay ni Kuya Raymundo. Maraming salamat po sa inyo dahil pinagkatiwalaan niyo po ako na kahit napakahirap ko, totoo na mas mahirap pa ako kay Kuya Raymundo. Kahit napakahirap ko, pinagtiwalaan po ako ng mga sponsor na yan na walang hinihingi pong anumang kapalit. Kaya maraming salamat po sa inyong lahat ng mga sponsor. Hindi ko po malilimutan yan sa buong buhay ko na naging ganyan yung pagtrato niya sa akin, na pinahalagahan niyo ako bilang isang napakaliit na vlogger, napakaliit. Hindi ako karapat-dapat sa importansyang ibinibigay po sana ng mga sponsor. Pero dahil po dun sa mga kabutihan nyo, pinahalagahan nyo po ako. Kita nyo, ang kababaang loob ng taong to. Kayo, meron ba niyan? Siguro po kung wala kayo, ayan, hindi po ito, wala na din ako dito, kasi wala naman akong magagawa din.
Kasi totoo yung sinasabi ni ano, Jenny Milicor, mas mahirap pa ako kay ano, kay Kuya Raymundo. Alam nyo ba na sanay akong kumain ng kamuting kahoy saging araw-araw, tapos ito, nagkakaroon ako ng pagkakataon na makapagtayo ng aking YouTube channel sa YouTube sa pamamagitan po sa tulong po ni Kuya Bal tsaka ni Lola Damiana na pamilya ni Kuya Raymundo, sa tulong po nila nabibigyan ako ng pagkakataon. Ang nakakalungkot lang po talagang maraming tao na pag nakikita yung isa, medyo umaangat-angat na. Hindi pa nga po umaangat eh. Talagang... No, di pa umaangat. Inihila nyo na pababa. Mga kabusin. Si Kuya Bal na rin nagsabi, ngayong siya ang nasa taas, hihilain niya lahat ng maliliit na YouTuber para umangat. Yun ang sabi niya, na kailangan magtulungan paangat, hindi yung maghilaan pababa. Napanood ko yan sa vlog niya, sinabi niya yan eh, na tutulungan niya yung mga small YouTuber na umangat din. O di, alam ko na na, naisip ko na na, siguro ka ako magpo-promote din to ng mga channel. O yan. Sabihin ko po sa inyo, kung umaangat ako, hindi yan. Hindi ako magpapakapagod at hindi magpapakatrabaho. Kasi nasabi po ninyo. Wala na bang po? Yan po, maraming salamat sa lahat ng suporta nyo sa pagpunta dito sa YouTube channel ko. Sa akin lang po, humihingi naman ako ng ano, pakasuyo naman dun sa mga depende. Magmagawa naman kayo ng content, huwag yung makakapagpalala na sitwasyon. Wala po kaming balak na masama kay Kuya Bal, wala kaming plano na pabagsakin siya, wala kaming, hindi kami, walang nasa likod namin na malaking grupo o kung ano. Dalawa lang kami ni Kuya Raymundo, kami nga lang po nagkakampihan. Kaya pakasuyo naman po, huwag nyo naman kaming pagtulungan. Kung totoo po na napakabuti, na mabuti din kayo. Kung totoo po na mabuti din yung hangarin nyo. Sige, isang linggo lang ang hinihingi ko sa inyo. Tatapusin namin to ng bahay na ito. Walang basher. Isang linggo lang. Tigilan nyo lang ng isang linggo. Pagkatapos po nito, aalis po ako. Kung yan po ang gusto ninyo, aalis po ako dito kay Lola Damiana. Pagbigyan nyo lang po ako na sa loob ng isang linggo, huwag nyo akong gawa ng video. Huwag na kayong gumawa muna ng... Naku, hindi mo mapipigil yan. Ay, kabusing na rampage. Malabong mangyari yan. Baka bukas o makalawa, sunod-sunod na naman ang video ititira sa'yo. Kaya huwag mo na lang pansinin, payo ko na lang yung sa'yo, kabusing na rampage. Gawin mo na lang yung mga plano mo sa buhay at yung pati yung mga ayong ginagawa mo, tapusin mo na rin yan. At huwag kang panghihinaan ng loob. Nakikita sila ng nasa taas. Huwag kang mag-alala. Ano mang ginagawa natin sa ating kapwa, mayroon isang nakakakita niyan na hindi natin nakikita. Ang content na makakasama sa amin. Kasi nakakasama po talaga ng loob. Pakisuyo lang, pakisuyo. May nag-comment. Ram, harap mo si Lola. Hindi lang yan. Ayan. Oh, natayo na nga po si Lola. Ayan, si Lola. Ayan po. Ayan po. Alala nyo. Alam na ni Lola, brafe pa lang ni Kuya Raymond, alam na ni Kuya, ni Lola eh. Ayan.
Yun lang po, maraming maraming salamat po sa inyo lahat. Kadar sa mga ano nga po, pagsuyo na lang. Bigyan niyo ako ng isang linggo, tatapusin ko itong bahay na ito. Walang masamang comment. Pag natapos po, wala na po tayo. Hahanap na din po kami ng iba. Ayan. Yun lang man po. Sige po at nagpapaalam na ako. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Maraming maraming salamat. Alam po. Oh, yun. Natapos rin ang haba ng video. Pinagtiyagaan ko talaga mga kabosing. Ayun, may pakiusap lang si kabosing na Rampage na tantanan muna natin siya mga kabosing na ano. Isang linggo lang ang pakiusap niya. So, ano ba naman yung isang linggo para makapokus siya sa trabaho? Yan. Yun na rin ang magiging tulong natin sa kanya. At di naman sa wala namang ano sa kanya, wala namang nagawang napakabigat na kasalanan kay Kuya Balna para di niya patawarin yan. Alam kong sa busilak na kalooban ni Kuya Bal, meron pa rin natatagong pagpapatawad kay Rampage dyan. Yan. Okay, hanggang dito na lang mga kabusing ang ating reaction video. Sa mga nakarating sa dulo ng video ito, maraming salamat sa inyo at huwag nyo po sanang kalilimutan na dutdutin man lang yung subscribe button dyan at yung bell button at yung like button o kaya yan. Okay, maraming salamat at God bless sa ating lahat. Salamat sa inyong panonood. Bye bye. Ha 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 ha!